Gilas Pilipinas, men and women, nakikipagsabayan na sa malalakas na bansa. At Hungary, makakalaban ng ating Gilas Pilipinas. Sa naging laban kahapon ng ating Gilas Pilipinas women, nakasalukuyang pang number 40 sa FIBA World Ranking ng Women's Basketball, sa rank number 8 na Brazil sa FIBA World Cup 2026 pre-qualifying tournament sa Wanda, ay muntik nang matalo ng ating Gilas Pilipinas ang Brazil. Sa katunayan ay lamang pa tayo ng isa, 74-73 sa last minute ng fourth quarter. Yun nga lang ay na-shoot ni Alain Mora ng Brazil ang kanyang 2 free throws at sumablay ang 3-point shot ni King Castillo na posibleng magpanalo sana sa ating national team. Nagtapos ang laban sa score na 77-74 in favor of Brazil, pero nagpamalas ng halimaw na performance si Jack Animan para sa Gilas Pilipinas with 18 points at 21 rebounds na sinundan ni April Bernardino with 14 points at 7 rebounds at Naomi Panganiban na mayroong 13 points, 5 rebounds at 4 assists para sa ating Gilas Pilipinas. Sayang nga lang at hindi makapaglalaro ngayon para sa Gilas Pilipinas si Vanessa De Jesus na isa sa mga main players ng ating national team dahil sa tinamo nitong injury. Pero hopefully makabalik na siya kaagad sa ating national team. Pero sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa din ang magagandang development sa ating Gilas Pilipinas. Sa katunayan, itong nakaraan lang ay nagtungo pa sa Amerika si Coach Norman Black at si Miss Erica D ng Samahang Basketball ng Pilipinas para mag-recruit ng mga players sa mga Filipino community doon para tulungan ang mga young Pinoy players natin sa iba't ibang mga bansa na makakuha ng passport upang makapaglaro sila sa ating Gilas Pilipinas sa hinaharap bilang mga local players. Ang nakakatuwa pa sa lineup ngayon ng Gilas Pilipinas women ay 11 sa mga players nila ay mga bata pa, no? 20 years below pababa, kaya masasabi ko the future is bright para sa ating Gilas Pilipinas dahil alam din naman natin na ang ating national team, ang Gilas Pilipinas men's basketball natin ay paangat din, no? Na kamakailan lang ay tinalo yung number 6 sa world ranking na Latvia at umangat na ng 4 na pwesto sa FIBA World Ranking. Number 34 na sila mula sa pagiging rank 38 noong nakaraang taon. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pag-angat ng Gilas Pilipinas ay ang mahuhusay ng mga coaches at mga players na nandiyan ngayon at ang pagpasok ng bagong executive director ng Samahang Basketball ng Pilipinas na si Miss Erica D na talagang determinadong palakasin ang Philippine basketball. Mamayang gabi ay makakaharap naman ng Gilas Pilipinas women ang number 16 sa world ranking na Hungary alas 11 ng gabi dito sa atin sa Pilipinas. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.